We cannot at this time reveal the sources. It is not only one source, but we have to protect him as we promised. And the others who likewise brought the information to our attention. I hope you will respect this as we have respected your rights also to not to reveal who these people are for their own protection. No. When you talk of a mass action as a consequence of this, that's far from our mind. Malayo po yan sa isipan namin. Ang amin lamang gustong ibahagi sa inyo, yung aming malaking pagkabahala dito sa sinabi sa amin nung mga nagbahagi ng bagay na ito at pinarating sa amin. Sa kadahilan ng nasa kaligitnaan na tayo ng paglilitis at inaakala naman namin na ang lahat ay susunod sa pinag-uutos ng ating kataas-taasang hukuman. And we need to make clear that the PRO was not actually issued by reason of the petition of the Chief Justice. It was issued by reason of the petition of TS Bank. The petition of the Chief Justice, the action as far as we know, is simply to request the respondents to file their comments within 10 days. No action whatsoever other than that. And therefore, what we see here, simply because a bank was able or succeeded in obtaining the TRO, and this may jeopardize one way or the other what the prosecution has all this time been wanting to do, and that is to open the bank accounts, skirting the bar of the ruling of the impeachment court on Article 2.4. They have succeeded to do that by going to 2.3, as you know, on the silent issue. So what are we saying here? Will there be an adverse consequence insofar as the public is concerned? We hope not, and we do not see that at the moment. What we are saying, and let me repeat, we cannot fight the resources of government at this point in time. And what we believe is happening is that the Constitution is being violated by the undue interference of the executive and those, of course, who are allied with the President. Alam nyo, nahihirap magsalita ng hindi nang gagaling sa puso at sa katotohanan ng pinagbabatayan. Hindi naman kami siguro mananahas na humarap sa inyo at sa taong bayan upang ipahayag ito kung walang katotohanan yung sinasabi namin. Yun lang ang masasabi namin sa puntong ito. At kami, alam nyo, tamaan na kami ng kidlat ko sa puwikan Tagalog. No? Kung kami nagsisinungaling, may anumang bahid ng kasinungalingan na sinasabi namin sa inyo. Ang sinasabi lang namin, sa paniniwala namin, naniniwala kami na totoo itong nabalitaan namin. Kung gusto nilang pabulaanan, nasa sa kanila yon. At bahala na kayo sa pamamahayag, at bahala na rin ang ating mga kababayan na magusga sino ang nagsasabi ng totoo. Nakita nyo naman ang takbo ng paglilitis sa mga nakaraang linggo at sa mga nakaraang araw. Nakita nyo naman kung gaano kami kakimi
kung hindi niyo naman kami imbitahan upang magpayag ng aming panig sa anumang issue sa pagtakbo ng paglilitis, hindi naman kami nagpapayag eh. Wala kaming nakahanda for a long, long time na anumang press statement para itumudmud sa inyo. Sumasagot lang kami, kami doon sa mga katanungan base doon sa nangyayari sa loob ng paglilitis. Subalit, ano ang nangyari? Nakita nyo na, na habang naglilitis sa loob, nagkakaroon ng paglilitis sa labas. Kasalanan ba namin yun? Yun lang ang mga dapat na siguro sa pagtingin, sa kalakihang pagtingin sa nangyayari dito sa prosesong ito, makita natin kung sino ang nagsasabi ng totoo at sa hindi. Marami ng on the record. 45 properties. Ilan na lang natin na? 21 na lang. So many bank accounts, yung iba, butata, walang laman. Gusto niyong mapatunayan namin dito? Na hanggang ngayon, pagkatapos nilang isampa yung kanilang demanda, akusasyon laban sa ating punong maestrado, ngayon pa lamang sila naghahanap ng ebidensya upang kanilang pagtibayin at patunayan kung ano ang nilalaman ng kanilang demanda. Christian, sorry. Base po, magandang gabi po. Ako si Attorney Roy. Base po sa natanggap naming impormasyon, ang mga kinausap po raw ay yung mga iilang senador na sa pananaw ng Malacanang ay kampi kay Chief Justice Corona. Gusto kong linawin na hindi po kami nakatanggap ng balita mula sa Senator Judges. Wala po kaming kausap. Ang binalita sa amin ng itong taong ito ay ang mga Senator Judges mismo ang nagre-reklamo kung bakit daw sila iniisa-isa ng palasyo at pinipilit na huwag sundan yung temporary restraining order ukol sa papanatili na confidential yung mga dollar accounts. Hindi na namin tinanong, pero siguro hindi na mahirap isipin yun. Balita ko, malaking figura. Hindi nagsabi. Hindi po nagsabi. Opo. Yung pong mga accounts ni Chief Justice, at the right time, ilalabas po yan. Sinabi na po naman eh. Diniklara na namin. Ang ayaw namin, meron naman nakatakdang proseso. Parang hindi kami pinagbibigyan ng pagkakataon na maglabas ng ebidensya sa panahon ng depensa. Bakit ba kami minamadali? Di ba silang pumili nitong proseso nito? Di ba sinasabi parati sa atin, sundan natin ang konstitusyon? Ito ang aming ginagawa. Yung pala yung mga kampanya at dun sa lihim na paraan, pilit na tatapusin ang paglitis kay Chief Justice. Ito ang aming tinututulan. Nangangamba kami dahil dito na sa pagsuway sa Korte Suprema, pati na rin ang saligang batas, tila'y nauuna pa yung presidente. Sa pagkalam po namin, opo. Hintayin po natin. Hintayin po natin. Umaasa pa po kami na ang ating mga senador ay papairalin ang reason, no? At ang pagpapatupad ng saligang batas. So, bagamat iyan ay isang posibilidad, ayaw pa namin magbitiw ng salita sa puntong ito. Teka, meron lang akong gusto idagdag doon, no? Kasi para sa akin, I think ang rason kung bakit namin tinawag ito is because yung aming pangamba na yun ang mangyari na ang temporary restraining order ng Korte Suprema ay hindi susundin. Bakit po kami natatakot doon? Siguro yun ang mas magandang tanong, ano? Kasi po kami ay mga abogado. Kami po ay nanumpa na aming pong dedepensahan
at rerespetuhin ang ating konstitusyon at ang Korte Suprema na nagpapatakbo at nagpapairal nito. Pag kami po ay inutusan na suwayin yung aming sumpa, hindi po namin alam kung saan po kami pupulutin ito. Dahil ang mangyayari po, kami po ay kailangan managot sa Korte Suprema. So, ito po ngayon ang aming sitwasyon. Dumudulog po kami sa lahat ng tao na respetuhin po natin ang proseso, respetuhin po natin ang konstitusyon, at igalang po natin ang Korte Suprema bilang siyang pinal na naghuhusga sa mga bagay tungkol sa konstitusyon. Additional lang sa bagay na yun, ano? Attorney Salvador, kami naniniwala at umaasa na bukas ay gagalangin ang TRO. Dahil ito, pag ginalang nila, isang patunay ng ating proseso ay buhay na buhay. Despite the impeachment trial in progress, kailangan natin pakita na ang tatlong sangay ng pamahalaan ay umiikot and could work harmoniously. Pag ito ay nangyari bukas, ang TRO ay tinupad at ginalang ng ating Senado. This is a victory for the Filipino people. Ito po ay isang patunay na tayo bilang mamamayan ay nagmamature. At tayo na ngayon ay natututong umuri ng mga pangyayaring hinaharap natin sa ating politika. Yun po. Hindi naman eh. Remember that there are 8 articles na pinagbabatayan yung complaint nila against the Chief Justice. And pakatandaan din natin na nagsimula na nga sila sa Article 3. Yung tungkol dito sa bank deposits, particularly the alleged foreign currency deposits of the Chief Justice, if you will read the complaint very carefully, no, it's there for you for the reading. It is actually embodied in Article 2.4. Basahin niyo yung complaint ulit. And makikita niyo yung issue ng bank deposits nakadikit doon sa allegation tungkol sa ill-gotten wealth na pinagbawal na ng ating mga butihing senador. Ngayon, nakakaikot sila na buksan nila yan. At bagamat nag-issue ng subpoena, ang sinasabi namin doon sa mga submissions namin sa ating impeachment court for the consideration ng ating the good senators, yun hong batas malinaw, wala hong qualification except with the permission of the depositor. But more than that, of course, ang sinasabi namin, skirting yung 2.4 eh. You're skirting, you're going around 2.4. And that should not be allowed. So ang aming persistent and consistent position dyan, irrelevant, immaterial, insofar as 2.2 or even 2.3 is concerned. Now, susundan o hindi, hindi namin masasagot eh at this point in time. Pero yung sabi nga na, ang wika dyan ni Justice Cuevas eh, hoping against hope. Mayroon namang sariling kakayahan na magdesisyon ang ating mga butihing senador sa issue na ito. At makita na nila na talagang ito eh grand expedition, fishing expedition on the part of the prosecution. Maraming nang nakakita niyan eh. Subalit ngayon, mas lumilinaw. Basahin niyo yung mga periodiko ngayon. Nasa graft and corruption na naman ang sila. Eh wala namang charge ng graft and corruption under Article 2. Binaliwala na nga yung 2.4. So, you know, at the risk of being repetitive about this, we just want to say that, number one, it is really up to our good senators to decide on the issue in their caucus tomorrow. Number two, if they will decide to force, compel the witness on the stand or even the branch manager of PS Bank, up to them, up to them. The backlash is not necessarily on the Chief Justice alone, on our case, on our defense, but also the bank, the depositors, and the banking industry, and possibly the economy. So, yun yung repercussion ito. Ito yung repercussion kung ano yung posibleng mangyari. Mga, yung kasi kanina meron tinanong kung ano daw yung kapatid.